So batay dito sa announcement na ipinaskil mismo sa harapan ng main gate ng Central Luzon State University at alinsunod na rin sa Memorandum Number 2021-03-1602 ni University President Edgar A. Orden, itong total lockdown na kanilang ipinatupad simula 12:01 ng umaga, alas 12:01 ng madaling araw ng March 17 ay tatagal hanggang 12:01 ng umaga ng March 26, 2021. Yung mga inbound at mga outbound mobility, yung papasok, yung paglabas, ay hindi papayagan. Ngayon, yung mga nakatira sa labas ng CLSU, kahit na yung nakatira sa ibang bahagi ng university, halimbawa, sabi dito sa memorandum, halimbawa, yung Sawmill at saka yung Barrio San Juan, pero nasa labas ng gated area, ay hindi papayagang makapasok sa main gate. Tanging mga CLSU personnel na nakatira sa loob ng main area ng campus ang papayagan po na magkaroon ng physical na presensya, makapag-report physically sa kanilang trabaho. Yung iba pa, ang sabi, dapat ay mag-adapt na lang sila nung tinatawag nating ito na uso sa pandemya, WFH, work from home. Ngayon, yung mga units na kanilang pinagtatrabahuhan, yung kanilang mga opisina, eh dapat gumawa ng mga strategy para matiyak naman na ang operasyon ng kani-kanilang tanggapan ay hindi maapektuhan ng lockdown na ito. Yung nakatira sa CLSU Employees Village, yung mga residente ng CLSU Employees Village ay maaring gamitin yung Village Gate. Ito yung sa kahabaan ng Bantog to Bagong Sikat Road. Pero sila po ay hindi papayagan na gumala-gala doon sa loob ng campus. Yung mga inaani naman, yung mga inaani, kasi panahon din ng anihan ngayon, ay maaring ipasok dyan po sa university sa pamamagitan ng third gate. At yung mga concerned personnel, hindi rin papayagang gumala-gala sa loob ng campus. Ang lahat ng CLSU personnel, batay dito sa kautusan o dito sa memorandum, ay inaasahan na susunod sa mga panuntunan at sila mismo ay magbibigay proteksyon sa kanilang sarili para hindi sila magkaroon ng COVID-19 at para hindi na rin naman sila makahawa ng iba pa. So, lockdown. March 17 hanggang March 26, 2021 dito sa Central Luzon State University.